What's up mga kanihongo for you? So ngayon nagbabalik ulit tayo para pag-aralan yung pinaka-basic sentence pattern na kailangan nating malaman. Usually guys, kapag mag-aaral tayo ng Japanese, no, ito yung basic sentence pattern na matututunan natin. Okay? So kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin and click nyo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga next video. Okay? Game. So yung unang sentence pattern na pag-aaralan natin is yung noun 1 plus wa, yung particle, no? Tapos yung noun 2 plus des. So yung wa guys is yung particle. Usually ginagamit yon kapag ka maglalagay tayo ng topic o kung meron tayong pag-usapan and gusto natin gawin topic. Tapos yung des naman, ang meaning nun is to be, direct translation. Pero not necessarily naman na kapag ginamit mo yon, meron to be doon sa may sentence. Usually, ginagamit lang nila yun, no, kapag gusto natin gawing polite yung sentence. Meron din yung counterpart kapag hindi polite o ordinary lang yung sentence na gagamitin natin. So, paano ba ginagamit yung sentence pattern na to? Usually, guys, kapag meron kayong bagay o tao na gustong i-identify, doon nyo siya gagamitin. Halimbawa, I am Danny Brown. Kunwari, ako si Danny Brown. Watashi wa Danny Brown desu. Watashi wa Danny Brown desu. So, ganun siya, no? So, watashi wa, yung watashi, yun yung subject nyo, plus wa, yung particle natin. Tapos, yung pangalan mo, no? So, Danny Brown. Tapos, desu yung sa dulo. Okay? So kapag gusto nyong i-introduce yung sarili nyo o i-identify yung sarili nyo na na yun nga kayo si Danny Brown o kung ano man yung pangalan nyo, watashi wa Danny Brown desu. Okay? So yung next guys is pwede rin siyang gamitin kung gusto nyong sabihin dun sa kausap nyo kung ano yung trabaho nyo. So paano gagawin yun? Halimbawa, watashi wa engineer desu. Kunwari, engineer ako. Watashi wa engineer desu. So, ganun yung paggamit niya. So, ito din guys, is pwede nyong gamitin sa ibang tao. Halimbawa, si Ben Cruz is company employee. Si Ben Cruz ay company employee. Cruz-san wa kaisha-in desu. Kurusu-san wa kaisha-in desu. So, yung san guys, no, is ginagamit sa ibang tao para ano lang siya, parang mister siya sa English. No? Kapag ka, gusto natin bigyan ng parang paggalang yung isang tao, sasabihin natin, san. So, yung pangalan niya, tapos yung next doon, san. Halimbawa, yun nga, Ben Cruz. So, yung apelido niya, Kurusu. Kurusu-san. Okay? So, Kurusu-san wa kaisha-in desu. Tapos, yung next natin, guys, is yung negative form. Yung ja arimasen, no? Yung nani-nani ja arimasen. So, paano ba ginagamit to, guys? Halimbawa, yung unang sample natin, kunwari, ako, watashi wa Danny Brown desu. Watashi wa Danny Brown desu. Kunwari, gusto mong sabihin na hindi ako si Nakayama-san. Watashi wa Nakayama ja arimasen. Watashi wa Nakayama ja arimasen. So, hindi ako si Nakayama. Okay? So, yun din guys is pwedeng gamitin sa ibang tao. Halimbawa, gusto mong sabihin, actually hindi lang sa ibang tao, kahit sa ang bagay, no? So, hindi lang siya sa tao, kahit sa ang bagay. Basta negative form, yung ja arimasen is dulo natin lalagay, no? So, basta negative form, pwede natin gamitin yun. Halimbawa, si Ben Cruz is hindi siya nurse. Gusto mo sabihin sa kausap mo na si
Ben Cruz is hindi nurse. Kurususan wa kangoshi ja arimasen. Kurususan wa kangoshi ja arimasen. And by the way guys, no, yung san pala yung kanina yung binanggit ko is hindi yun ginagamit sa sarili natin, no? So ginagamit yun kapag gusto mong i-address yung ibang tao. Kapag binanggit mo yung pangalan ng ibang tao, lalagay mo yung san. Pero sa sarili mong pangalan, hindi mo ilalagay yun, no? So yung next guys, pag-aralan naman natin yung particle na ka. So itong ka guys, no, ginagamit din siya dito sa basic sentence pattern natin. Tapos guys, ito, marami siyang gamit, pero sa ngayon, ito muna yung pag-aaralan natin. So yung ka ginagamit kapag ka may gusto kang itanong dun sa kausap mo. So halimbawa, gusto mong tanongin yung nationality ng isang tao. Halimbawa kay ano, Ben Cruz. Kurususan wa Amerika jin desu ka? Kunwari, tatanungin mo siya, American ba si Ben Cruz? Kurususan wa Amerika jin desu ka? So ganun yung paggamit niya, no? So hindi lang sa nationality guys, pwede mo ring tanungin yung ibang bagay. Pero sa ngayon, yun lang muna yung ano, pag-aralan natin, no? Another example guys, is kung halimbawa gusto mong tanungin yung profession o yung trabaho ng isang tao. Halimbawa, tatanungin mo siya dun sa kausap mo, Kurususan wa kaisha in desu ka? Kurususan wa kaisha in desu ka? So, company employee ba si Mr. Cruz? Si Ben Cruz? O kunwari, halimbawa, tatanungin mo naman yung ano, yung ibang tao naman, kung yung profession niya ba is nurse. Kunwari, si Nakayama. Nakayama-san wa kangoshi desu ka? So, nurse ba si Nakayama-san? Nakayama-san wa kangoshi desu ka? So, yun yung gamit nung ka. Tapos, paano naman, guys, kapag sasagutin natin siya? For example, tayo yung tinanong. Tapos, yun nga yung gamit yung ka. Paano natin siya sasagutin? So, halimbawa, yun nga, si Ben Cruz is company employee. So, kapag tinanong tayo, Kurususan wa kaisha in desu ka? Ang sagot, Hai, kaisha in desu. Hai, kaisha in desu. So, kapag negative naman, kunwari gusto nating sagutin na ano, na hindi siya company employee, negative yung pagsagot natin, Iie, kaisha in ja arimasen. Iie, kaisha in ja arimasen. So, ganun yung paggamit niya, guys. So yung next guys, yung particle na mo. Kailan ba ginagamit itong particle na mo? Ano bang ibig sabihin nito? So yung mo guys, ang ibig sabihin is also or to sa English, no? So halimbawa, si ano, Ben Cruz, yung unang sample natin is company employee. Tapos si Morrison is company employee din. Ang paggamit nun, Kurususan wa, si Ben Cruz, no? Kurususan wa kaisha in desu. Tapos, sasabihin natin na si Morrison is company employee din. Morrison mo kaisha in desu. Morrison mo kaisha in desu. So, company employee din si Morrison. So, yun yung paggamit niya, no? Noun plus mo, tapos noun ulit, tapos this. Okay? So yun nga, Morrison mo kaisha in this. Company employee din si Morrison. So yung last guys is yung particle na no. So ginagamit yung no kapag pagdudugtungin mo yung dalawang noun. Noun 1, no, tapos yung noun 2. Okay? So yung ano guys, yung no, halimbawa,
yung noun 1 is pangalan ng ano ng company o organization or group. Tapos yung noun 2 kung sino yung belong doon sa group na yon. For halimbawa sa sample natin, Morrison wa I am sino siya in this. Morrison wa I am sino siya in this. So kapag tinranslate siya, si Morrison is company employee ng IMC. So yung IMC siya yung company, yung group. Tapos yung siya in company employee, no? So yung topic natin si Morrison. Morrison wa IMC no siya in this. So ganun yung paggamit sa kanya. So salamat guys no sa panonood. I hope na may natutunan kayo and kung nagbigay itong video na to ng value sa inyo, subscribe na tayo sa YouTube channel natin and click na rin natin yung notification bell para updated tayo sa mga next video. So salamat guys sa panonood. Until next time. Mata ne. Sayonara.